Hello, Cancer. I hope you're doing well. And this is your weekend messages for May 20 and 21. This is for all Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. A general reading ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Cancer. So, ano mensahe ninyo? We have number 30, the garden and the gate. Ayan. So, Cancer, parang meron kayong tinitignan-tignan, no? Maaring you're weighing options dito, no? You're weighing options. Maaring may mga tinitignan-tignan kayo mga opportunities na maaari ninyong i-grab, no? Maaring may mga pinaplano kayong pagbabago sa buhay ninyo. Maaring pagbabagong trabaho, pagbabago ng karera. Maaring ganun, or maaring nag-iisip kayo dito na gusto nyo nang maging entrepreneur, no? Maaring ganun. Or maaring nag-iisip din kayo about changes sa pamilya, no? Sa tirahan ninyo, maaring ganun. Or baka nag-iisip ang iba sa inyo dito na mag-settle down na, mag-asawa na, maaring ganun, no? Maaring ayaw nyo na sa singlehood dahil maaring sawa na kayo sa pagiging single. So, maaring you are thinking about getting married na, no? Maaring ganun ang ganap ng iba sa inyo dito, Cancer. Or maaring nag-iisip ang iba sa inyo dito to change the place of residence, no? May mga ganun din akong napipick up dito. But, you know, parang hanggang ano lang kayo ngayon, eh, hanggang plano, or maaring nagro-research pa kayo, or maaring tinitignan-tignan nyo pa ang mga pros and cons ng mga naiisip ninyong ideas dito. Kaya naman, hindi pa kayo gumagawa ng kahit anong way, or hindi pa kayo gumagawa ng kahit anong step, no? Para makalapit kayo sa kung ano man yung mga ideas na naiisip ninyo ngayon. So, parang you're just looking into it pa lang, no? May mga naiisip pa lang kayong mga ganong balak, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have the thinking woman. Ayan. So, maaaring nagro-research pa, no? Nagre-research pa talaga ang iba sa inyo dito ngayon, Cancer. So, maaaring pinag-aaralan nyo pa. Maaaring may mga feasibility study pa na ginagawa ang iba sa inyo dito. Kung yan ay about sa negosyo, maaari, or expansion ang iniisip ng iba sa inyo. Or maaaring naghahanda na kayo, no? Maaaring naghahanda pa lang kayo sa maaari ninyong gawin dito, no? Kung ano man ang plano ninyong gusto nyong isakatuparan dito, maaaring gumagawa pa lang kayo ngayon ng mga plano, no? Kung papaano ninyo sisimulan, papaano kayo magre-ready para dyan. So, parang ganun ang ganap dito, no? You're learning. You're focused on learning, or maybe on research. Nag-research kayo, nagtatanong-tanong kayo, so that it can help you na ma-concretize ang inyong yung plano para dito sa pagbabago na gusto ninyong mangyari, no? So, yun ang akin na pipick up dito. We also have number 50, Angel of Strength. Ayan. So, kung ano man ang inyong sitwasyon ngayon, Cancer, huwag kayong mag-alala. You are going to be blessed with strength, with inner strength and courage dito. At makakayanan ninyo, no? Makakayanan ninyo kung ano man ang iyong mga pinagdadaanan ngayon. Maari din, no, na yung plano, yung pagpaplano ninyong ito, yung iniisip ninyong changes na gusto ninyong gawin sa buhay ninyo, you may need that inner strength for you to be able to do that. Because that is a major change, diba? That is a major change na maari ninyong gawin. Because this is all new para sa'yo. Kung ano nakikita mo ngayon na gusto mong puntahan, gusto mong gawin na pagbabago sa buhay ninyo, parang this is a all new uncharted territory para sa'yo. Kaya maaring naghahanda ka talaga, or maaring iniisip mo na kailangan mong paghandaan talaga in all levels, in all aspects, ang mga bagay na papasukin mo ngayon, ang pagbabagong ito na gusto mong gawin. It's because, you know, bago yun sa'yo, eh. You are taking risk dito, no? And don't worry. Dahil
I feel na kung ano man itong pinaplano mo sa buhay mo, you are divinely supported dito, no? Kaya naman bibigyan ka ng strength, bibigyan ka ng divine, ng inner strength and courage for you to be able to push through your plans, no? So, napakahalaga dito, Cancer, na lagi kang mag-tune in sa iyong intuition. Lagi kang makikinig sa inyong inner guidance. Always follow the light of your inner compass dito, because that is where the divine guidance comes in, no? So, good luck to that, Cancer. That's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio. I hope you're doing well. And this is your weekend messages for May 20 and 21. And this is for all Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. And away lagi kayong safe at healthy lamang. Yan po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Scorpio. We have number 42, woman holding a coin. Scorpio, this is really beautiful, no? Because I can see financial abundance dito, Scorpio. Maaring, let's say for example, sa negosyo, no? Maaring ang iba sa inyo dito may negosyo, and I can feel dito na maaring ngayon magsisimula ka ng magkaroon ng financial inflow from that business. Maaring magsisimula ng pumasok yung return of investment ninyo. Maaring ngayon ninyo mararamdaman talaga na kumikita na, nagtatrive na, nag-grow na, no? Kung ano man ang negosyong yan na meron kayo. Maaari din ang iba sa inyo dito may mga transactions, financial transactions na ginagawa sa banko or sa any financial institution. Maaaring may mga loans kayong in-apply, and maaaring ma-approve na yan, no? Maaaring matanggap nyo na yan at any time. Maaari din dito na merong isang babae, no, na tutulong sa inyo dito. Tutulong sa inyo para magkaroon kayo ng financial abundance. Maaring yung babaeng ito ang tumutulong din para ma-expedite ang kung ano man ang yung pinoproseso or trinatransact na kaperahan sa banko or any financial institution. Maaring ganun din. Or yung there is someone, no, babae na maaring mag-offer sa inyo ng business venture dito or anything na pagkakaperahan. Maaring bagong trabaho, extra trabaho, maaring part-time job, side hustle, maaring may mga ganong offers, no, para sa iba sa inyo dito, Scorpio, and that will be offered to you by a woman. So, we have number 9, broken heart. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, may pinanggagalingang heartbreak. No, may pinanggagalingang heartbreak. Maaring may ano dito, maaring merong betrayal dito ang nangyari na involve ang kaperahan, no? Maaring ganon, or maaring may pinanggagalingang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Scorpio. Nagkaroon kayo ng heartbreak because of a third party. Yun din ang akin napipick up dito for some of you, no? But lumuluha pa ang iba sa inyo dito. Maaring this is no longer fresh kasi parang medyo may katagalan na ang heartbreak na to. Pero hindi pa kayo totally nakapag-heal, no? Maaring nasa healing process na kayo, pero dahil sa lalim ng sugat na idinulot ng heartbreak na to sa inyo, talagang paminsan-minsan lumuluha pa rin kayo. Paminsan-minsan naaalala nyo pa rin yun. And the aftermath, no, ng heartbreak na to yung nagpapahirap sa inyo ngayon. Kasi gusto nyo nang mag-move on. Gusto nyo nang mag-move forward sa buhay ninyo. Gusto nyo nang kalimutan ang nangyari. And that's why gusto nyo nang ipagpatuloy na ang healing process ninyo. Pero sometimes, no, naaalala nyo pa rin. Meron pa rin nakakapagpaalala sa inyo. Nakakapag-remind sa inyo ng sitwasyon. Kaya naman, ang iba sa inyo umiiyak pa rin, no? But we have number 9. Dito, Scorpio, and number 9 represents endings. So, this is really beautiful at some point. Dahil, Scorpio, I feel na tuluyan na ninyong tatalikuran.
no, ang heartbreak na to. Kung ano pa man ang sakit na dinudulot nito sa inyo, I really feel na talagang you're going to decide to leave that behind you at ipagpapatuloy nyo na ang pag-heal, sisikapin nyo na, na talagang maibaon na yan sa limot, no? Ay, ayaw mo na na maging pahirap pa sa'yo ang nangyaring ito sa inyo. Because this could be a heartbreak nahatid sa inyo ng inyong person. This could be a heartbreak nahatid sa inyo ng isang kaibigan. No, maaring ganun. Kaya, masakit talaga sa inyong kalooban. Pero mas pinipili nyo na ngayon ang iyong sarili, ang iyong kapakanan. That's why you want to end this broken heart na to, na energy. No, gusto mo nang iwanan ito. Gusto mo nang pinipilit mo na ang sarili mo dito na mag-heal ka na. Nakalimutan mo na to. Natalikuran mo na to. And you will. You will, Scorpio. You will. Kasi parang nagdidikit na, diba? So, nag-i-start na tong mag-heal. It's just that paminsan, no, nare-refresh sa'yo yung sakit. Kaya naluluha ka pa rin, naiiyak ka pa rin. But I feel that is a part of the healing process na talagang pag nandun na kayo sa talagang healed na kayo, kahit ano pa man ang makita ninyo na makakapagpa-remind sa inyo ng sitwasyon, I feel na hindi nyo na talaga yan iiyakan pa, no? But now kasi nasa gitna pa lang kayo ng healing process ninyo, kaya paminsan may nakakapagpa-remind pa sa inyo, kaya nasasaktan pa rin kayo. But you know, it takes time talaga, Scorpio. It takes time, pagtsatsagaan nyo talaga yan. But eventually, you know, kung talagang determinado kayo na iwanan na kung ano man ang sakit na yan, magagawa nyo talaga yan. And I can feel, no, na nandun na kayo sa puntong yan, na nagsisikap na talaga kayo na makapag-move on na from that. So we have number 12, the Temple of Path. Ayan, huwag kayong mag-alala. You have the support of the divine. You have the support and help dito ng iyong mga angels and even yung mga past yung mga loved ones ninyo na nag-passed on na on the other side. You have that support and help from them. No, hindi ka nila pinapabayaan. You will be shown the way kung saan kayo dapat patungo, anong dapat ninyong isipin, anong dapat ninyong gawin na makakatulong sa pag-navigate mo ng healing process na to, Scorpio. So don't worry, no? Don't worry. You will get through that. So, Scorpio, good luck to that. And that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces. I hope you're doing well. And this is your weekend messages for May 20 and 21. And this is for all Pisces, Sun Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking langing dasal para sa inyong lahat. Pisces, we have number 22. This is a very powerful number because this is a master number, no? So, I suggest, Pisces, to please look up for the meaning of master number 22 for more guidance po, okay? Thank you. So, Pisces, this is calling for balance, no? This is calling for balance. Maaring ang iba sa inyo dito nakakaramdam na ng stress, nakakaramdam na ng sakit ng ulo, sakit ng katawan, you know? Because there are some imbalances happening na sa sarili ninyo. Maaring ano kayo, maaring you're so focused on one or two things lang sa buhay ninyo at nakakalimutan nyo na yung ibang areas ng buhay ninyo. That requires also your attention, no? Lalong-lalo na yung katawan ninyo, yung pagpapahinga, yung well-being ninyo, Pisces. Maaring yun talaga ang nangungusap sa inyo ngayon. Listen to the wisdom of your body, Pisces. Dahil malalaman at malalaman ninyo yan. Kung kailangan nyo ng magpahinga, kailangan nyo ng magmuni-muni, kailangan nyo ng mag-rejuvenate or mag-recharge, you can feel it. Dahil nakakaramdam na kayo ng stress, makakaramdam na kayo ng mga sakit sa katawan, diba? May discomfort na sa katawan, that is already your body talking to you na you need to rest, you need to relax. So, listen to your body, okay? So, we also have number 48, ayan, Angel of Balance, ayan, see?
talaga naman, this is calling for balance, no? Talagang Pisces, this is a screaming balance. This is a screaming na may mga imbalances na nangyayari sa sarili ninyo, sa buhay ninyo, Pisces. And it's about time for you to reflect on these things, no? Maaring ang iba talaga sa inyo dito, ang naririnig ko talaga, screaming din sa mind's eye ko is stress. Maaring stressed out na si Pisces. Maaring you're doing too much, no? You're doing so many things. You have too much on your plate. Kaya siguro, kailangan nyo nang magpahinga. Kailangan nyo mag-relax. Kailangan ninyong mag-reflect so that you can get the balance back sa buhay ninyo. You really need, it is a must to bring the equilibrium back sa buhay ninyo, Pisces, para maging maayos ang lahat, maging productive kang muli, makapag-concentrate, no, makapag-focus ka sa kung ano talaga ang kailangan mong pag-focusan dito, Pisces, okay? But with the help of the Angel of Balance, no, with the help of the Angel of Balance, I really feel that you will be able to do the things that you need to do para talaga maibalik ang balance sa buhay ninyo, no? Pisces, so tune into your intuition, no, Pisces? Tune into your inner voice. Tingnan ninyo, pakinggan ninyo kung anong bulong ng iyong inner voice para malaman ninyo ngayon, no? Magawa ninyo ang nararapat ninyong gawin para maibalik ang balance sa buhay ninyo so that you can focus on different areas of life, no, na kailangan ninyong bigyan ng atensyon. So we also have blossoming abundance. We have number 3, and number 3 also resonates wealth. Yan. So that is also about wealth. Napakagandang mensahe nito, Pisces, because I really feel, you know, parang nafe-feel ko dito, masyado sigurong focused ang iba sa inyo sa paghahanap buhay talaga, no? Parang yun ang pinakamalaking area ng buhay ninyo na kumukuha ng iyong strength, na kumukuha ng iyong atensyon, ng iyong panahon, ng paghahanap buhay ninyo, no? Yung pag-focus sa kaperahan, sa pag-save, sa paghahanap buhay, to provide for the family and for yourself, no? Maaring yun ang kumukuha ng parami ninyong panahon. And you know what? That is also going to pay off, no? Yung effort ninyo dyan, yung extrang effort na binibigay ninyo sa pagtatrabaho ninyo sa paghahanap buhay, you are going also to receive the return of your investment there, yung effort, yung panahon, because you have blossoming abundance. Kung ano ang yung pinagtatrabahuan, kung ano man yung bagay na you are putting your attention and time, no, I feel na eto na, magbubunga na, because tignan mo, blossoming abundance, talagang merong return of investment ka na dito. Makukuha mo na din kahit papano yung bunga, no, ng iyong pinaghirapan dyan. Meron ng abundance kang makikita, may experience, marireceive dito, Pisces. So good luck to that. So Pisces, that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.